Magandang umaga mga kamarites, ito ang balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Justice Secretary Jesus Crispin Remolla inihayag ang dahilan ng 10 araw na leave at iginiit na hindi ito magbibitiw sa pwesto. Pero bago ang lahat mga kamarites, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na aming i-upload in of future. At yun na nga mga kamarites, humarap sa media si DOG Secretary Jesus Crispin Remolla kasama ang kanyang mga undersecretary at assistant secretary. Ayon sa kalihim, babalik na siya sa trabaho sa Lunes upang magbigay ng mga direktiba, gayunpaman hindi pa siya madalas makakapasok ng physical sa DOG gaya ng dati. Sinabi ng Justice Secretary na sumailalim siya sa heart bypass procedure noong Hunyo 27 sa taong kasalukuyan. Ayon pa sa kalihim, sumailalim siya sa elective surgery sa kadahilan ng may mga nakitang bara sa kanyang puso kaya nagdesisyon na siyang magpa-opera. Dagdag pa ng kalihim, umabot ng 7 oras na procedure ang kanyang pagpapa-opera. Sinabi rin ng kalihim na nanatili siya sa ospital ng 5 araw at umuwi sa 6 na araw at naging matagumpay ang kanyang buong operasyon at idinagdag pa nito na sumasailalim pa siya ngayon sa mga physical rehabilitation session para makarecover. Nilinaw din ito na hindi siya nakaranas ng heart attack at stroke. Idinagdag din niya na nakikipagpulong siya sa pamunuan sa Lunes ng umaga pagkatapos ng flag ceremony na tumutukoy sa mga undersecretaries ng department at mga assistant secretary. Ito ay para pag-usapan ang mga direksyon at utos, pero inamin ni Remolla na playing it by the air dahil hindi pa siya tuluyang nakaka-recover sa physical. Gayunpaman, pinawalang bisa ng Justice Secretary ang usapan ng pag-alis sa gabinete dahil sa kanyang kondisyon. Naglilingkod ako sa kabisaya ng Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at patuloy kong tutuparin ang aking mga tungkulin hanggat naniniwala ang Pangulo sa aking kakayahan na pamunuan ang departamento, dagdag ni Remolla. Samantala, walang planong magbitiw sa pwesto si Justice Secretary Jesus Crispin Remolla. Ito ang iginiit na kalihim sa kanyang muling pagtapak sa kagawaran ng hustisya matapos ang kanyang bypass surgery. Ayon sa kalihim, ang kanyang panunungkulan sa Department of Justice o DOJ ay nakadepende sa kagustuhan at tiwala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero kung kalusugan aniya ang pagbabasihan, ay kinumpirma nito na hindi ito magiging sagabal, bagamat kinakailangan niyang mag-ingat at magdahan-dahan sa physical activities, ay nananatili aniya ang kanyang commitment sa kanyang trabaho. Bunsod aniya na nangyaring operasyon sa kalihim ay malilimitahan ang kanyang pagpunta sa opisina ng DOJ sa mga susunod na linggo. Subalit patuloy naman ang kanyang pakikipag-usap sa liderato ng DOJ sa pamamagitan ng video conferencing. Komento pa nga ng marami sa ating mga kababayan na sana nga daw ay bumalik na ang kanyang lakas dahil paano na lang daw ang mga kaso na kanyang tinututukan, lalong-lalo na ang kaso ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo na pinangangambahan ng marami sa ating mga kababayan na baka mahulog sa wala ang mga pinaglalaban ng mga Negrants laban kay suspended Congressman Arnolfo Teves Jr. at tila ba parang hindi na ata mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng Digamo Massacre case na kung saan ay nagpayanig sa buong bansa sa karumal-dumal na pagpatay sa gobernador at sa mga sibilyan na nadamay. Kaya naman sa nangyaring ito sa kalihim ay di naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ayon kay AAAA,
kasama ho kayo Secretary Remolla, nakita agad ang bara kaya nag-prevent ang mga heart attack, tuloy lang ho ang exercise, tamang pagkain, maiwasan na rin pagtaas ng blood sugar, manage din mabuti ang stress, huwag pansinin ang pambabatikos. Just a reminder ho, primary cause of stress experienced by many people is other people. God bless you, Secretary Boyeng, at ayon naman din kay Jose Fenal Alfonso. Glad to see you, sir. Please take care of yourself. While it's good that you are so eager to go back to work, your health is more important than anything else, so take your time to rest and take all necessary precautions to ensure your safety. At ayon naman din kay Kinabuhi, di yan bababa kasi alam niya pag wala na siya sa pwesto, talagang may paglalagyan siya, lalo pa di nakakulong yung lahat ng kinalaban niya. At ayon naman din kay Tech Santan Bravo, Jehovah God is with you, Secretary Jesus Crispin Remolla, Dr. Tan, be more power to you. And strong political will and the administration's sound economic policies. Tama lang po yung mga polisiya sa ekonomiya na binuo ng ating Pangulong Bongbong. So maganda yung naging epekto po, mga kababayan, sa ating ekonomiya. From a high of 8.7% at the start of the year, inflation had been tamed to 6.1% in May and dropped again in June at 5.4%. Naging spaghetti pababa ng pababa. Gusto lang na marinig, mga kababayan, ng mga critics, spaghetti pataas, pataas ng pataas. Kung may spaghetti pataas, may spaghetti pababa din siyempre. At dapat tayong matuwa pag pababa yung spaghetti. Spaghetti pataas, pataas ng pataas, spaghetti pababa, pababa ng pababa. Dapat mas matuwa kayo pag pababa yung spaghetti. Ayos. President Marcos Jr.'s carefully crafted spending plan in the 2023 national budget. Sabi po ni Martin, his many investmentors during his term that inspire investor confidence in his focus programs in actions against high prices of goods all contributed anya to this drop in inflation rate. Sabi, mga kababayan, ng speaker, kita ninyo, maganda yung resulta po ng pagpa-travel ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang hindi lang maka-appreciate ng pagpapasyal-pasyal. Ang tingin kasi ninyo, naglakwatsa lang yung ating Pangulo. Trabaho yun eh. Di ba? Tingnan ninyo yung naging resulta. Di ba? Napakaganda. Positive yung naging resulta sa ekonomiya ng ating bansa. Romualdez also noted that one of the primary focuses of the 2023 national budget, the first budget crafted by the current administration, is to strengthen the purchasing power of ordinary Filipinos. Lalo pa ngayon po, mga kababayan, na yung Maharlika Fund Bill na i-transmit na pala. Nandun na, nasa table na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, i-review yon ng kanyang legal staff. Hindi man agad-agad yun na pipirmahan. Titingnan pa rin. Di ba? I-excited na po yung mga investors. Ang hindi lang excited po, si Risa, tapos si Coco. What? Amy Marcos. Si Amy Marcos, nagsalita na lang po siya na kailangan na niya pag-aralan natin. Maganda na yon na gano'n ang posisyon ni Super Ate. Ibig sabihin nun, devil's advocate siya, mga kababayan, para lalong ayusin. Di ba dapat gano'n? Iba po yung papel ni Super Ate. Pero hindi nangangahulugan, galit siya kaya, no? Hindi siya sang-ayon sa mga economic policies ng ating Pangulong Bongbong Marcos, or kaaway na niya. Nakita ninyo doon sa Davao, magkasama yung magkapatid. Nagbeso-beso nga po. Wala man po problema. At maganda na hindi laging sang-ayon kahit magkapatid sila. Iniingatan nilang masira siyempre yung administrasyon ng kanyang kapatid. Di ba? So, lowering the inflation rate is a necessary offshoot of boosting our people's purchasing power. And the Marcos administration has achieved that effectively. Sabi po ng
possibly susunod na presidente. Wala man pong sinasabi niyan si Speaker of the House, Martin Romualdez, baga kasi yung mga DDA support. At yun na nga mga Kamarites, ano na ang masasabi mo? Nagustuhan mo ba ang bedyong ito? Comment yun yan sa baba mga Kamarites para iisa-isahin ko yung babasahin at huwag nyo rin kalimutang mag-like and of course, i-share ang video na ito para mas marami pang makaalam sa makabulang video ito. Maraming salamat po!